sabay-sabay tayong maging artistic and creative ngayong umaga, mga Carspy. Dahil ngayong Thursday Arts Day, tuturuan namin, well, tuturuan tayo. Johannes Lerio Jr. kung paano gumawa ng water bottle flower. Oy. Kaya naman, good morning and welcome Sir Rise and Shine Pilipinas. Sir Butch, good morning. Sir Butch, good morning. Morning po. Morning. Good morning po. Ito, paano mo ba nalaman ang paggawa nitong bulak, itong mga bulaklak na ito gamit ang water bottle? At bakit mo naisipan na gumawa naman ganito? Madalas po kasi ako makakita ng mga battle display sa mga jeep po. Yes, oo, nakasabit. Okay, tsaka sa taxi. Kaya nagka-interest po ako na ano, subukan siyang gawin. Pero actually, talent to, no? Kasi kumbaga, hindi naman, ako hindi ko kayang gawin to. Pero gaano katagal na ba kayong gumagawa ng mga ganito, Sir Butch? 5 years na po. Five years na? At malaki ng kita? Medyo po. Kumikita-kita na rin po. Oh, in fairness. Ito yung gamit niya, no? Mga bottle na mga sige, paano ba ang ating procedure, sir? Bali, didemo ko po. Ito po. Okay. Paggawa nito. Paggawa. Okay. Sige, sige, sige. Pero usually, right, gano'n ba katagal ginagawa? Parang napaka-intricate. Mga, pag ganito po, mga 2 to 3 hours po. 2 to 3 hours. Oh, sige. Hanggang alas 11 pa po tayo nung umaga. Sige po, simulan natin. Ano po yung unang proseso, sir? Sample muna natin sa bote, sa pinaka-base niya po. Okay, pinaka-base. Kakat po natin yung pinaka-ilalim. Okay. Ikakat yung pinaka-ilalim. Ayan na, sinikat po natin. Ingat sa paggamit ng cutter. At na-mention ni Sir Butch kanina, piso daw ang cost niyan. Piso po. Piso ang cost. Pero, tingnan mo naman yung ano niya, hirap ng paggawa. Ayan, pakita natin. So, alright. So, tinanggal yung ilalim. Tapos, i-divide po natin sa apat na bahagi. Apat na bahagi. Okay. Para sa tangkay at saka dahon po. Galing, ano? Tangkay at dahon. Pwede ito sa mga ano, school project, di ba? Yes. Wow. Very TLE tayo for kadalasan today. Kadalasan po ng umorder po sa akin yung mga sa school po. Ay, estudyante, siguro project nila yan. Tapos in-order na lang. Ay, nako. Kayo ano ba yan? Huwag mo sabihin yan. Nalalaman ng mga teachers na galing kay Sir Butch. Dapat ang tali lang naman niyang gawin. Ito tinuturo na nga ni Sir. Kaya gumawa po ako ng video eh para po yung sino pong gustong matuto pong gumawa. Panonoodin na lang po nila yung video ko po sa akin. Ay, mga estudyante, gumawa kayo ng project. Huwag cellphone ng cellphone. Okay, tapos sir, tapos pagka nahati mo gagawa na po tayo ng mga dahon po. Ano mga dahon? Okay. Isha-shape mo na siya. Ay, wow. Galing! Wow naman! Ay, na-achieve natin. Perfect, ha? Actually, tinanong ko sa kanya kanina kung masakit ba sa kamay magunting. Sabi niya, depende daw sa gunting na ginagamit. So, dapat yung gunting na matalas. Yung matalas. Pero ingat lang sa paggamit, syempre. Sa dami kasi, masakit yan eh. Oh. Yung mga bote-bote na akala mo wala kang use, ano? Pwede mo pwede pa lang pagkakitaan. Magkano ang binibenta mo pag ganyan? Usually po yung mga per piece po, ano po, 100 pesos po. Ito po, 100 pesos lang mga time each po. Pwedeng pang regalo yan. Actually, murang-mura. I mean, cost-wise, cost-wise is 1 peso, pero makikita mo naman yung hirap ng paggawa. Okay, baka mura pa ang 100 pesos. Tubo mo, 99, no? Minimum yun, kuya, yung 2 hours. 2 hours, ganun po. Usually ang isang ganito, gagawin mo ng 2 hours. Okay, so kapag 24 hours, ang magagawa mo lamang, 12 na lang. Siyempre, kakain ka pa. Hindi ka matutulog nun, ha? Hindi ka makain. Nagupit mo na yung mga dahon-dahon, ganito yung magiging picture. Ayun, nakaporma agad tayo. Ang bilis! May pagdahon agad tayo. Tapos, ano yung nilagay mo sa gitna? Ito po, yung pinaka-layer niya po. Bali, ito yung pinaka-pundasyon niya para hindi siya makain. Kasi papatung-patungin. Para may base na rin siya. Okay. Lulusot lang po din sa... Pero hindi lang yun, ha? Kasi pwedeng sabitan pa ng ibang accessories. Opo, pwede rin po. Sa may bottle, meron kang flowers. Mm-hmm. Paano ba yan? Ito po yung ano po. Shonate. Ay, gawain kayo ng bata. Dalawang straw pagkasamahin ko, tapos gawin ko siyang... Gagawin ko siya parang uod. Sige na nga. O, so ikakot mo yung kakot po natin siya. Tapos stretch po natin para lumapad. Sintabi po sa mga nag-breakfast, mga ka-RSP. So kailangan mong i-flatten. Paplat po natin. Okay. Flat lang natin ang konti. Kailangan bongga rin yung grip mo dyan. Grabe ang kamay ni sir, no? Parang talagang madaling-madali lang siya. But I'm sure hindi ganun kadali gawin. Pero ano ba yan? Pag ginagawa mo, after nagugas ka bigla ng kamay, baka mamaya mas mapaspaka. Depende po. Pagkakain, ganun. Pagkakain. Kasi toxic din eh. Dahil may kulay ito eh. Led na lang, diba? At medyo masakit sa kadali rin. Alagaan lang, syempre, ang kamay. Pag na-flatten mo na. Kasi
Kakat po natin ng 45 degree po. Okay, oh, 45 wow. degrees. Ah, okay, parang opo, maliliit na mga maliliit. Oh, ayun, wow. Okay. Ah, parang yun na yung thermal. Tapos ang, pag nagupit na po ng ganito, ang magiging itsura niya po, ganito, ganito po. Ayan, i-roll wow. mo siya. Oh, i-roll lang po siya. Okay. Pakita na, yan o, sample. Kayang-kaya niya mga ka-RSP. And then, paano nilagay yung dilaw sa loob? Ito po, ay, hindi lang po. Ito naman po yun. Ibang straw naman yun. Ito po. Okay, kakat mo rin siya. Kakat lang po siya. Okay, half then. Ah, okay. Dalawang oras bawat isang ganito, no? So, kung may libre po kayong dalawang oras. Ano kaya ito? Therapeutic? Yes. Okay, tsaka para sa mga housewives, no? Na parang walang ginagawa sa bahay. Makakatulong sa asawa nila. Kalain ka ba ng housewife? Careful lang pala kasi baka masira. Siyempre, gusto kumita ng mga nanay sa bahay. And then, Pag ni-roll po siya, ito na po, ilalagay lang po dito sa loob. And then, yan, i-flowers na tayo. Yan. Alam mo naman, Chi, paubos na yung hair natin. Kaya, tapos ididikit po natin dito. Sige, paano siya idikit? Gagamitan po ng glue. Ng glue stick. Ah! Saka lighter. Ayoko, may iba ko pa. Ayan na, ang tanong mo sa lighter. Yung pala gamit ng lighter. Sige. Basta mainita lang po ng konti. Okay. Pero pwede rin ang glue gun dyan. Pwede po. Pwede din. Mas makapit nga eh. Sabi nga ni Prof, hintayin daw ang gamit niyan. So, didikit lang po dito sa ayun. Ayun ang pandikit pala. Ang galing! Magic! So meron ka ng plant, para sa mga plantita, pwede po sa sandali. Eh, hindi naman inabot ng 2 hours ah. Parang sa gitna. Hindi, kasi yung ginawa niya dito, tingnan mo oh. 1, 2, 3, tatlo yung pato. Mabilisan lang. May layer. Ayun o, tapos na yung ating ano bang tawag? Buo na. Ito na. Sir, may social media accounts ka ba? Saan kami pwedeng... Paano yung marketplace? Sa marketplace po, yung sa FB page ko po. Plastic bottle and paper artwork po. Wow! Sa akin pong TikTok po, Mr. Recycled po. Ayun sa pinasok na rin. Sa YouTube po, yung akin pong name po, Johannes Lerio po. Okay. Alright! Feeling creative na naman tayo this Thursday Arts Day. Kaya naman, maraming salamat sa dagdag na kaalaman. Sir Butch, thank you again and ingat ka ha. Love thank this. You, Sir Butch. I love it.